Ito na yung aking ubas. Meron na siyang mga fruiting cane sa 2, 3 at dito pinutol ko ito pang 4 to. Gusto ko sanang tanggalin yung mga side shoots dito. Ayan, para mabilis siyang tumaba. Kaso parang uulan, madilim yung langit. At mag-a-apply sana ako rito ng fungicide. Pero kung mag-a-apply ako ngayon at bumagsak yung ulan, baliwala lang, sayang yung fungicide na i-apply ko. Medyo gumaganda na sila. Ayan, hindi sabay-sabay yung pag-develop ng fruiting cane. Napansin ko yung dito ko kasi pinutol yan. Etong nasa dulo, siya yung mabilis umaba. Ito mga nasa almost 1 meter na to. So ang sabi nila, puputulin daw yung dulo nito. Kaya lang tatakot ako, baka mag-produce ng bunga. Hindi sabay-sabay yung ano, kasi payat pa to yun. Hindi pa siya pencil size. So pababayaan ko lang muna. So itong mga side shoot na to, ito malaki na. Dapat daw yan tinatanggal para medyo tumaba. Ito rin, oh, pansin ko ang haba na to. Ito yung nasa dulo. Dito ko siya pinutol. Sobra na nga ito sa 1 meter. At may mga side shoot na rin itong fruiting cane niya. Kailangan tanggalin to para mag-focus na sa pagpapataba ng fruiting cane. Dapat kasi ito ay pencil size bago i-cut o pruning. Kasi pa magpuprune ay 1, 2, 3, 4 na nodes, o yung iba 6. So, ang bala ko kasi dapat pag nagtanggal ako ng mga side shoots sa fruiting cane, diretso apply ng fungicide. Pero madilim nga yung langit, o ang babagsak maya maya. Ito rin, no? O ang bilis, ang haba pag nasa bandang dulo. Pero itong mga nandito sa malapit sa main trunk ay mabagal ang development niya. Pero hayaan ko lang yan. Payat, no? Gawa nga nito, mas malakas kumuha ito ng nutrients. Pagka may time ako, hindi umulan, papakita ko sa inyo kung paano ako magtanggal. Bali, madali lang naman yun. Puputulin mo lang naman. Wala namang kakaiba dun. Gusto ko lang ma-record para meron akong babalikan later on. At ma-monitor ka rin. Ma-monitor ko kung gaano katagal mag-produce itong ubas na ito. Ito nga pala ay Bicolor variety. Itong main trunk na to dapat more than pencil size to. Dapat healthy ito, eh. Kasi pag payat itong main trunk, syempre payat din yung magiging cordon, yung arms. At syempre pag payat yung arms, payat din yung fruiting cane. Good morning. Yan, nakapag shoot stinning na ako. Dito yan galing. Yan, sa ganyan. Hindi ko na naipakita kung paano ko tinanggal. Pero madali lang naman. Ano lang naman to, eh. Ipipins mo lang. Yan, ganyan mo lang. Ito sila, oh. Yan.
Pero ito lang ang inano ko, yung thinning, shoots thinning. Itinan ko kung ano ang magiging effect. Itong kabila, itong isang puno na to, hinayaan ko lang muna siya. Ito, may mga shoots siya, side shoots ang tawag nila dyan. Binayaan ko lang para makompare ko kung ano ang mangyayari. Tapos, ito kasing fruiting cane na to ay dito ako nagputol at ano na siya, 1 meter. Kaya pinutol ko na rito yung pinakadulo. Ganun din dito sa kabila. Ayan, pinutol ko na yung pinakadulo para sabi nun sa napanood ko sa YouTube ay mag-concentrate sa pagpapalaki nitong mga ano na to, yung sanga, yung fruiting cane. Kasi kailangan bago ka makapagpabunga, kailangan ano na to, pencil size tsaka kulay brown na. So mabagal ang magiging development nito kapag hinayaan lang daw na humaba to ng humaba at yung mga side shoots ay hindi mo inalis kasi nga kumakain ng nutrients. Kumbaga ano sila, sucker. Yan. Kasi mukhang may sense naman, tama naman. Kasi kapag magpapabunga na tayo rito, puputulin din naman natin to. Putulin natin to. Mga ang 4 to 6 nodes lang. So, useless kung patutuloyin natin itong mga gaya nito. Itong mga sucker na to. Maagaw lang sila sa nutrients o yung pagkain na binibigay mo o binibigay natin sa tanim natin. At nag-apply na rin ako ng fungicide. Sana lang huwag umulan. Pero kahapon sana, akala ko uulan. Hindi naman pala. Sana huwag umulan ngayon. At eto, dapat kasi maglagay na rin ako ng, since na nagbawas ako nitong mga shoots na to, dapat mag-apply ako ng fertilizer. Pero kahapon, naglagay na rin ako ng vermicast. So, dadagdagan ko na lang. Ito, tatanggalin ko to. Itong mga to, mga seedlings, inisprayhan ko na rin. Meron ako ritong Brazilian hybrid naman to. Itong malalaki na to ay Biconor. So, doon muna tayo sa mga variety na madaling alagaan. So, yun lamang po mga ka-curious breeder. Salamat po sa panunood. Pasensya na po ulit at hindi po tungkol sa ibon. Para naman hindi tayo maumay. Hindi sa ibon yung aking topic. Kailangan i-divert natin yung ating yung ating isipan sa ibang pagkakaabalahan kasi matumal nga ang pag-iibon ngayon. So, may mga ibon pa naman ako nandun sa baba. So, hanggang dito na lang. God bless.